sinama niya that time sa isang hotel malapit sa Las Piñas para makahinga si Tony. Nung nalaman nila sa bayo ko ng Las Piñas, sinabi ni Tony na hintayin mo ako. Hinintay ko si Tony. At iisa-isahin ko ang issue niyo ngayon. Nung dumating si Tony, wala akong ginawa kundi yakapin siya ng mahigpit. Kasi alam ko kailangan niya yun sa mga panahon na yun. Tun tayo muna kay Bully. Again, ako, anda na ako kung ididimanda niyo ako, pero katotohanan ang sasabihin ko sa inyo. At ang libel hindi nagpa-prosper yan kapag katotohanan ang inilalabas ng isang tao. Hindi ko hangarin na siraan kayo o ano paman, pero dahil karapatan din ng mga taong sumusuporta sa inyo, disregard na ang mga basher na malaman nila ang totoong ganap. Kailangan ko sabihin lahat ito. Again, hindi naka-monetize itong live ko. Walang ads itong live ko. Hindi ko muling pagkakakitaan itong live na to. I speak here as a mother and my husband as a father of Toro family. Especially Tony and Marie. Okay. Bully, alam ko at naintindihan ko ngayon, nung tumawag ka sa akin, may sasabihin ka sa akin. Hindi mo matuloy. At nag-PM ka sa akin lang na sorry na ilasing lang ako. Kasi during that time, kinausap mo si B. At masakit para sa amin ni Tony na sabihin mo na baliw na si Tony. Nababaliw na si Tony. At gumagawa na lang ng istorya para guluhin ang Toro family dahil sa kakaparitoke niya. Ganong kasakit yung kay Tony. Saksi ako kung gaano nyo, kung gaano kayo minahal ni Tony. Saksi ako kung paano niya nila binayaran ang pagkakautang mo para mag-move on lang ikaw. Ang FB mo, pinagamit yan kay originally kay Papi, yan pinagamit sa'yo para magbumpa. Dahil walang hinangad si Tony, kundi ang matulungan kayo. Kaya please don't play a victim here. Sabi mo nga nung nagpaalam ka, saludo ako sa'yo doon sa video mo na nagpaalam ka na Kemi, umiiyak ka. Na life is will go on. Okay, dahil tutuloy mo ang buhay. Pero huwag naman expense of maraming dramas. Okay? Maraming dramas na ang napapasama ay si Tony na. This morning, bago ko ilabas na dapat kagabi, kaya lang, marunong ako ng salitang respeto. Respeto sa taong mahal ko na nagpaalam ako kay Tony. Ano sa akin si Tony na nagkausap nga daw kayo at umiiyak ka. Tama ng iyak, Bully. Kasi hindi lahat madadaan sa iyak. Magpakatotoo ka in the sense na hindi lang para kumita ng pera. Magpakatotoo ka bilang kaibigan at magtanaw ng pagmamahal, huwag na ng utang na loob ng pinagsamahan ninyo ni Tony. Ina rin si Tony. May pinoprotektahan si Tony, may pinoprotektahan ka rin kundi ang mga anak nyo. Pero be fair enough. Kung paano ka gumawa ng istorya sa loob ng Toro family during New Year's Eve. Kung bakit nagkagulo-gulo that time. Sayang. Sayang na ang pinagsamahan. Sayang. Alam mo si Bully, malambing sa akin yan eh. Kaya sinasabi ko nga sa inyo kung tutuusin, pinakinggan ko lahat eh. Pinakinggan ko, tinimbang ko bago ako magsalita eh. Pero, aanihin mo yung labing, puro ka plastikan. Bash me all you want, wala akong pakialam. Demanda niyo ako, wala akong pakialam. Okay, pangalawa. Kent. Sabi ko sa'yo, drop name ako eh. Itigil niyo na ang pagdodroga. Ilang beses binigyan niyo si Odie, tinutukso niyo si Odie para sa droga.
Itigil nyo na yan dahil walang kayo hinaknan ang buhay nyo dyan. Ngayon, dinahamon kayo, demanda nyo ako ng libel at hahamunin ko rin kayo ng drug test. Drug test na hindi kukuhanin sa iye, kundi drug test sa puricle ng buhok. Na kahit isang buwan, dalawang buwan pa kayong hindi na nakagamit o tatlong buwan na hindi nakakagamit, ay madidetect pa rin. Yun ang gusto kong laban. Kung didemanda nyo ako ng ano, ng libel. Kahit ako gumastos dun sa test na yun. Pag-drug sa inyo, sa natin. Dahil sa pagdodroga nyo, nasira talaga ang samahan. Alam yung ayaw na ayaw ni Tony yan. Ayaw na ayaw niya kasi natumutulong, tinutulungan niya kayo, pero hindi nyo inaalagaan ang pangalan niya. Alam nyo sa sarili nyo na kayo ay mga ano na, mga kilala na. Hindi lang dun eh, kundi para na rin sa sarili nyo eh. Tandaan nyo, walang nagdodrogang umasenso ang buhay. Walang nagdodrogang nakamit niya ang pangalan niya dahil nagdroga siya. Itigil nyo na yan, parang awa nyo na. Okay. Vince. Diyan ka during the time ng si Tony ay gulong-gulo. At alam mo, Vince, kung gaano kita kamahal. Kayo lahat halos. But please, don't take advantage to the situation. Let the fate tell. Hayaan natin ang tadhana ang kumilos. To Rob, alam ko minahal mo si Tony ng buong puso. Alam ko minahal mo siya sa aspetong ayaw mong mawala siya sa buhay mo. But please, be man enough to fight for her. Be man enough na ikaw naman ang bumuhay sa kanya. Be man enough na pangalagaan mo ang mga kinikita ni Tony. Pangalagaan mo ang future ni Tyrone niya. Ayoko nang magsalita ako ng gaguhan eh. Alam mo, pigil pa ako ngayon eh. Dahil may mga pinoprotektahan pa ako eh. Lalo-lalo na si Tyrone niya eh. Pero be bad enough, anak, na kapag bumalik yung pagmamahalan niyo, magkaroon ka naman ng konkretong plano para sa mag-ina. Magkaroon ka ng konkretong plano para sa buhay at kinabukasan nila. Hindi natin pwedeng sabihin lagi na pera lang yan, kikitain yan eh. No. Pinaghirapan ang bawat sentimo na pumapasok sa bank account ni Tony. At please, Rob, give them a time. Bigyan mo ng oras ang asawa mo. Bigyan mo ng oras ang anak niya, ang anak niyo, magbigay ka ng oras sa kanila. Napakahalaga ng oras sa isang relasyon, Rob. Alagaan mo si Tony. Protektahan mo siya. Protect her. Alam mo sa punto na kinuha ko si Tony that time, November 1, January 1. No, my dear, wala, I feel na hindi na secured si Tony sa sarili niyang pamamahay. Hindi na siya secured sa bahay niya mismo na siya nagbabayad. Huwag niya paramdam sa tao yun.